Tugnay pa rin po ng pagsimula ng enhanced community quarantine sa Metro Manila at iba pang lungsod. Alamin po natin kung ano-ano ang mga alituntunin ngayong ipinatutupad ng ECQ. Makakausap po natin Undersecretary F. Mako Dinsing III ng Department of the Interior and Local Government. Yusek Dinsing, magandang umaga po. Yeah, magandang umaga, Diane. Nandiyan din si Manong Gani at si Aljo. May buntag sa kaninyong tanan. Yes po, magandang umaga po, Yusek. Sino po ba talaga ang pwedeng lumabas ngayong ECQ? Kasi po yung iba, ay malamang inabalitaan nyo rin po ito. Dagsa po dun po sa mga vaccination sites sa Las Piñas, Manila, maging sa Antipolo. Dahil hindi rin po palalabasin yung mga hindi bakunado, Yusek. Well, una sa lahat, yung balitang yun na lumabas kahapon ay kinukonsidera natin fake news po, no? Wala akong ganun na panuntunan na porkit hindi po bakunado hindi po makakalabas at makakapamili. Or ang importante po dito yung mga maatasang lumabas ng bahay, kabayan para mamili ng mga tinatawag nating essential goods and services kagaya ng pagkain at mga pangangailangan sa bahay ay kailangan nagpa-practice ng minimum public health standards, yung face mask, face shield, social distancing at paghuhugas ng kamay. Yung mga lalabas po ngayon, yung mga APOR na tinatawag, no, or authorized persons outside of residences, ang papayagan lamang po ay yung mga nagtatrabaho sa mga essential industries, no? Kasama na dito yung ating mga frontline healthcare workers, mga nagtatrabaho sa mga telecommunications company, power, construction. Ito po, very very specific po. Yung sa yung iba naman po, work from home, at again, inuulit natin sa bawat kabahayan, isang tao lang po ang papayagang lumabas para nga po bumili ng mga pangangailangan sa bahay. Linawin na rin po natin yung sa mga non-APOR na pwede pong maghatid sundo sa mga APOR. I understand ay maaari na po silang, kumbaga yung mga non-APOR ay hatid yung mga APOR. Tama po, Yusek? Tama po. Clarify po yan kahapon ng ating Chief PNP na kung kayo po ay driver o tagapaghatid sundo ng isang authorized person outside of residences, ay kayo po ipapayagang lumabas. Pero ang inyong ruta lamang po ay hatid sundo lamang po. So may mga requirements pong dapat dalhin, ano, Yusek? Well, kailangan lang naman ho ng ID at pagpapatunay na ikaw ay maghahatid ng isang APOR. Para lang mapatunayan, kasi kung baka harangin po kayo sa checkpoint, lalo yung mga intercity movement, maaaring manggagaling kasi ibang lugar para sumundo, magpapakita lang po kayo ng patunay or siguro kahit sulat kamay o certification ng isang APOR na kay sila po ay inyong driver. Okay. Yusek, may buntag. This is Aljo Bendijo. Opo. May buntag, Aljo. Opo. May magaganap po bang panghuhuli o pag-aresto sa mga sasaway o pasaway o susuway sa mahigpit na restrictions dito po sa Metro Manila? At ano po ang inyong paalala sa taong bayan ngayong ipinairal ang ECQ sa Metro Manila po? Ang magiging basehan pa rin natin diyan, Aljo, yung mga lokal na ordinansa, no? So kung merong ipinasang lokal na ordinansa na nagbabawal sa lalabas ngayong panahong ito at merong kaukulang parusa or penalty, yun pong susundin ng ating kapulisan. Kung wala naman po, sila po'y pauwiin lang. Sigurado yung makabalik sa bahay kung hindi naman sila autorisadong lumabas at sila po'y lumabas at nahuli. So pauwiin lang naman po sila. Ngayon po, para sa makukulit talaga at talagang nagbabiolate po ng halos itong issue ng pagpipigil para kumalat ang COVID-19, may kaukulang penalty naman po yan sa Republic 11332. Ito yung mga mandatory reporting of notifiable disease and events of public health concern. Support o suportang iniingi po ng PNP sa mga local government units para bantayan po ang ating mga checkpoints, Yusek Dinsing. Opo, meron po coordination ng ating Metro Manila Mayors with our Philippine National Police na-identify na po yung mga checkpoints o mga border areas kung saan po merong ating kapulisan para ho sa mga dadaan po doon ng ating mga kababayan na para magtrabaho. Medyo may baka ngayon po may konting hassle tayong ma-encounter, pero siguro sa kalauna naman po ay luluwag na rin po. Okay, maraming salamat po, Undersecretary F. Mako Dinsing III ng DILG. Stay safe. Thank you so much. Good morning po. Salamat po at magandang umaga. Ingatin po kayo.